Ang camouflage ay isang nakakamanghang katangian ng isang hayop na kung saan nagbe-blend o ginagaya nila ang kanilang paligid. Tulad sa mga kagubatan, kailaliman ng tubig, at maging sa sanga at dahon ng mga halaman. Ginagamit ng hayop na ito ang camouflage upang makaiwas sila sa kanilang mga predator na umaatake sa kanila at maging sa paghahanap nila ng kanilang pagkain. Sa bidyong ito, ay sama-sama nating talakayin ang mga hayop na magaling magtago o mag-camouflage. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Pindutin na rin notification bell upang maging updated kayo sa mga bagong impormasyon, kwento, kaalaman at iba pa. Walking Stick. Sa pangalan pa lamang nito, ay hindi mo akalaing hayop ito dahil kamukha lamang nito ang isang stick o sanga ng halaman. Matatagpuan nito saan man dito sa mundo, maliban lamang sa Patagonia at Antarctica. Kapag may naramdaman silang gumagalaw ay tumitigil ito at imposible mo na itong makita dahil kawig nila ang mga maliliit na sanga. Mayroong mahigit 300 na species ang walking stick. Ang haba nila ay mula 0.5 inch hanggang 12 inches. Karamihan sa mga walking stick ay kulay brownish, gray, green na may guhit sa ulo. Kumakain ang mga walking stick tuwing gabi ng mga dahon at mga puno na kadalasan ay kanilang tirahan. Kapag hinawakan mo sila ay naglalabas ito ng likido bilang panlaban nila at ang iba sa kanila ay mayroong matalim na tinik sa likuran na nakakasugat. Chameleon. Ang pangalan ng hayop ay halos magkasing kahulugan ng camouflage dahil kaya nilang baguhin ang kulay at pattern ng kanilang balat na halos walang kapantay. Tinagurian din ang chameleon na master of all animals pagdating sa camouflage. Ang chameleon ay madalas makikita sa mga may mainit na klima tulad ng Middle East, Southwestern Asia, Southern Europe, Madagascar at Africa. Makikita din ito sa gubat at disyerto ng Hawaii, Florida at California. Ang pagpapalit ng kulay ng chameleon ay hindi lamang nila ginagamit upang makaiwas sa kanilang mga predator, ngunit maging sa paghahunting ng kanilang pagkain ay nagamit din nila ito. Scorpion fish. Ang scorpion fish ay isang isda na magaling mag-camouflage. Dahil ang kulay nito ay kasing kulay din ng bato at coral sa dagat kung saan nagbe-blend ito. Hindi lamang magaling mag-camouflage ang isdang ito, ngunit isa rin ito sa pinakamakamandag na isda sa buong mundo. Ang mga tinik nila sa kanilang katawan ang nagdadala ng kamandag na panlaban nila sa kanilang predator. Mayroong mahigit 200 na uri ng scorpion fish sa buong mundo na ang karamihan ay matatagpuan sa Indian at Pacific Ocean. Humahaba ito mula 8 hanggang 12 inches at bumibigat ng 3 pounds. Kumakain ito ng mga maliliit na isda, hipon at iba pa. Crab Spider. Ang kanyang pangalan ay kinuha mismo sa alimango o crab. Dahil kamukha nito ang alimango, lalo na ang kanyang paa sa harapan, na parang paa din ng alimango. Mayroon itong mahigit 2,000 uri na nabubuhay dito sa mundo. Tinatawag din itong flower spider dahil madalas itong tumatambay sa mga bulaklak upang mag-aabang ng mga paru-paro at ibang mga pollinator na lumalapit sa bulaklak at hinuhuli nila upang kainin. Ang ibang uri ng crab spider ay maaaring magpalit ng kulay na naayon din sa kulay ng bulaklak na kanilang pinapatungan. Long-eared Owl. Isa itong uri ng kwago na may 2 mahabang parte sa kanyang ulo. Ang mga kulay nito ay brown, black, at gray kung saan nagbe-blend ito sa mga kahoy na kanilang dinadapuan o tinitirhan. Kapag umaga ay mas lalo itong hindi makikita kapag nakapatong ito sa mga puno. Katulad na lamang ng litratong ito na sa unang tingin ay hindi mo kagad makikita o mapapansin sila. Makikita ang kuwagong ito sa North America, Eurasia, Europe at Asia.
mas tumutulong sa kanila sa pagka-camouflage ang mahinang tunog ng kanilang pakpak kapag lumilipad. Humahaba ang hayop na ito mula 12 hanggang 16 inches at ang kanilang wingspan nito ay umaabot ng 3 feet. Ghost Mantis. Ang Pilocrania paradoxa o Ghost Mantis ay isang uri ng mantis na matatagpuan sa Madagascar at Africa. Kapansin-pansin ang kakaibang hayop na ito dahil kakaiba ang itsura nito na parang isang tuyong dahon, na kung saan ito ang ginagamit nila upang magtago o mag-camouflage. Ang mga kulay nito ay mayroong brownish to dark brown na kulay at greenish gray. Kapag dumapo ito sa mga dahon, ay hindi mo na kagad ito makikita. Left-tailed gecko. Ang left-tailed gecko ay isang uri ng gecko na makikita sa Madagascar. Ang kanyang pangalan ay kinuha mismo sa kanyang hitsura dahil sa buntot nito na parang isang dahon. Isa itong nocturnal reptile o hayop na nakakakita kapag gabi. Kaya nito mag-camouflage na naaayon sa kulay ng kanyang paligid. Kapag dumapo ito sa mga dahon at sanga, ay nagbe-blend ang kulay nito na hindi mo na kagad ito mapapansin o makikita. Kapag nakapatong naman ito sa mga puno, ay dinidikit nito ang katawan sa mga puno at ginagawang flat ang katawan upang makatago sila na parang puno na lamang. Ang mga kulay nito ay brown, gray, tan at orange. Ginagamit din nila ang pagka-camouflage upang manghuli ng kanilang pagkain. At yan ang ilan sa mga hayop na magaling mag-camouflage. Maraming salamat sa inyong panonood.